taon taon na nagkaroon ng average na pagtaas o average total number of high power arms na nakukuha doon sa mga tactical offensives na nailunsad dito sa rehiyon, an average of 40 to 60 in a year. May mga kaibigan na rin, mga aliado na nagbibigay na rin ng mga baril. So habang dumadami ang baril, dumadami na rin ang sumasampa doon sa kilusan. Taon-taon, may mga bagong platoons na naitayo. May bagong fronts. Walang nag-iba, walang nasira ng mga unit ng NPA. Walang nawala ng mga fronts. Ang Upland Bayan niyan sa tingin namin ay continuation lamang doon sa Upland Bayan Taylayan ni Gloria Arroyo. Napatuloy, dumarami ang deployment ng militar dito sa Southern Mindanao. Last year, 2011, 13 full battalions of armies are deployed. Unso dito, magbunga ito ng mas marami pang karahasan at paglabag sa karapatang ng tao. Maraming dislocations na nangyari, maraming evacuation, maraming biktima ng extrajudicial killings. Isa na dito yung pari na si Father Pops Tintorio doon sa Arakan North, Cotabato. Maraming kabuhayan na rin ang masira dahil sa kampanyang Upland Bayanihan. Walang katotohanan yung sinasabi nila na peace and development, dahil ang mukha nito ay pawang karahasan at kamatayan lamang ng masa. Halos araw-araw may mga reports na mga human rights violation. Walang ibang solusyon dito kundi harapin sa sigla, sa init ng damdamin para sa revolusyon. Talagang mas magkaroon tayo ng advance kahit na dumarami ang hinaharap nating mga kaaway. Ni atong ibuhos kanang kakayahan, ni makasarili atong biyaan, ni girilyang gubat, tong matunan, ni kapos atong unungan, tong panguluhan. Isang potensyalidad na rin ng Southern Mindanao, 2008, nangyari ang isang division-wide military operation doon sa isang banda ng Kumbal at Davao Oriental, kung saan tatlong brigada ang pinakilos ng Eastern Mindanao Command. Ngunit hinarap ito ng revolusyonaryong kilusan sa tatlong buwan lamang. Nakapag-record ang mga kasama ng 80 tactical offensives. Kumuha ng 90 firearms, kasali na doon ang 40 high power rifles. May dapat pang ayusin para mas makapag-contribute ang Southern Mindanao doon sa haharapin natin na isang tikang, isang steps para makamit yung strategic stalemate. Habang ready na
ang mga red fighters, andun na yung baril para sa bagong mga platoon kasama kinakailangan na istable yung unit command, yung mga cadre militar. Kailangan talaga yung mas lumalawak yung teorya kung ano ba itong labanan sa ngayon. Iba yung strategic defensive, iba naman itong strategic stalemate. Gado. Vibrant town. Tribo. Justiso. Religion. Ryan. Hot-o. Manuan. Magungkala yung ito. Mag-umag yako. Idingan na human. Idingan na human. Wan. Pwede pa-level pa po. Pagka BPC. Naya. Naya. Oh. Kaya nakita niyo karon, oo ko nang kinaya. Matapuan, madulang sa kauban. Ito po'y mga kuha sa kauban, ba? Matapang. Kinaya na to sa medical ethics. Bisin gutong pa ka diha. Bisin pagkapoy ka din ha. Basta na ay pasyente nga nanginhanglan sa ato ang tabang. Bisin pag nagkaunta diha, lami kayong sudan, biyae na, diha, black nine. Nakaw dito. Kaya masig mamatay na to yung abot nimo. Makitaan pa ng pagkaon, ang kinaanta, ang kinabuhi sa tao, di na makita. Mana, biyaan gid na to, na black nine, bisin unsa kalami sudan, no? Di ta sama sa, di na to sundugon ang kinasak away, nga wala man nagtamon sa balawid sa gubat. Nga, pasista sila, na, kung kita'y marakpan, tiwasan pata. Pero kaya kita man itong kuwan yun. Kaya kita man itong tinudanay na nagkuwan sa son kuwan yun sa katawahan, sandalo. Nagtamod po ito sa balawid sa gubat. Hindi rin ato pasakitan ang mga biyag sa gubat. Ginabawal po na siya ya, sa medical aid. Ang ganito na siya nga ilabi na sa mga chur-chur. Kanang pagpasakit sa mga kaaway, pagbukbuk, kulatak. Naman na sa balaoy sa gubat. Nadili po na siya ang pagpasakit sa mga saka biyag sa gubat. Para mabigyan ng focus itong mga red fighters natin, kailangan, may pangangailangan na ma-overload itong ibang mga units doon sa mga gawaing mass work na kaya nang gawin ng mga organs of political power ng mga organisasyong masa na sila na ang mag-handle doon para ang mga red fighters ng bagong hukong bayan ay mag-focus na para sa todo largang gerilyang pakikipaglaban. Doon na rin sa masa, dapat may mga platoons ng mga milisyang bayan na siya na mangharap sa kaaway para sa mga atrisyon na gagawin niya doon sa kaaway. Yung monopoly, monopolyo ng lupa, yung land grabbing, naging lumalakas dahil sa mga anti-people programs na ginagawa ng reaksyonaryong estado. Isa na dito itong mining at itong ancestral domain under the NCIP. Thousands of lands na ipamahagi daw doon sa mga tribo. Pero kung titingnan, isang tao lamang ang nabigyan ng titulo. Nandun pa rin yung monopoly ng mga lupa dahil doon sa mga plantations. Mas palawakin pa itong paghawak natin doon sa agraring revolusyon, mas palawakin pa yung partisipasyon ng masa para dito. Itong US troops ay talagang sumasawsaw sa problema at lumahok pa nga doon sa military operations. Second quarter of 2008, apat na US troops
doon sa isang barangay, barangay Ngan, bayan ng Compostela, Compostela Valley Province. Ang Eastern Command ng Armed Forces of the Philippines gumawa ng isang division-wide operation. Nagtayo sila ng isang tactical command post doon sa Sitio Espardos at nakita ng mga masa doon, nandoon ang tropang militar ng US, apat sila, may dala-dalang mga computers, nagtatayo ng satellite desk na sa alam namin, nagbigay sila ng tulong para doon sa mga surveillance operations. And the following day, pinalipad yung unmanned aerial vehicle, UAV, para sa surveillance operation doon sa kampanya nila. Kailangan talaga o mas handa dahil andyan na talaga US troops. So, if ever na may patago-tago lang yung pagsali, tulong nila sa tropang militar. Dahil naman doon sa economic interest ng US dito, talagang sasaw-saw ang US troops. Pero dahil people's war ito, kahit pa sa sophisticated, kahit pa sa superiority ng bilang at ng armas ng kaaway, kahit andyan pa ang US troops, dahil digmang bayan ito, kaya nating harapin. Walang matuwid na daan. Habang walang makain, patuloy ang kahirapan, patuloy ang labanan, patuloy ang revolusyon. At handa ang sundalo ng bayan, ang New People's Army, na harapin anuman ang mga programa na kontra katauhan, kontra magsasaka na gagawin ni Pinoy. Inig kong pag-abot kauban, dinhi sa girilyang nataran. Imong desisyon, among gisaruduhan, sa pagsamba sa bagong hukbong bayan. Dinhi atong ibuhos tanang kakayahan, dinhi makasarili atong biyaan, dinhi girilyang gubat atong matunan. Ni kabusta.